Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningning. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. At ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay ang unang Lunes sa panahon ng Adbiyento. At kahapon, nakita po natin sa harapan ng altar, nandito na po ang ating korona ng Adbiyento o Advent wreath. At isa-isa bawat linggo, sisindihan ang mga kandilang ito. At ang bawat kandila ay mayroong tema, mayroong biyaya. Ang unang biyaya ng Adbiyento ay ang biyaya ng pag-asa. Tandaan natin, ang Adbiyento ay panahon ng paghihintay at paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni Kristo, ang unang pagdating ni Kristo. Pag sinabi natin ang Panginoon ay darating, hindi lang ito dapat nating katakutan. No? Diba ganyan tayo nung bata? No? Kapag po may paparating ng ang nanay o ang tatay, dalawa lang ang pwede mong maramdaman. Ikaw ay tuwang-tuwa sapagkat iniisip mo may pasalubong na dala. Or ikaw ay takot na takot sapagkat alam mo meron kang maling ginawa. Kaya sa panahon ng Adbiyento, dalawa ang pwede nating maramdaman. Pag sinabing ang Panginoon ay darating, ikaw ba ay tuwang-tuwa? Sapagkat alam mong ang Panginoon, ang siyang magiging tunay mong kagalakan, ang siyang magiging tunay mong kapayapaan. Or, pag sinabing ang Panginoon ay paparating, takot ng takot ka. Dahil meron kang tinatagong kalokohan. Meron kang ginagawang kasalanan.
Pero napakaganda ng unang biyaya ng Adbiyento, pag-asa. Sabi sa ating unang pagbasa ngayon, sa pamamagitan ng makatarungang paghahatol, lilinisin ng Panginoon ang karumihan ng Jerusalem. Papawiin ang dugong dumanak doon. Ang panahon ng pagdating, ang Adbiyento, ay dapat magbigay sa atin ng pag-asa. Ano man ang mga pinagdadaanan nating paghihirap ngayon, pagsubok, problema. No, bago bumaba kanina, nanonood din ako ng news. Tumataas na naman ang kaso ng COVID. Tumataas din ang mga bilihin. Hindi pa tapos ang gera. Kaya minsan may mga kaibigan ako, ayaw na manood ng news. Wala naman daw tayo nakikitang maganda lagi. Pero may biyaya ang Adbiyento. May pag-asa pa. Pwede pang mabago at maayos ang anumang magulo, ang anumang mali at pangit sa buhay mo. Ang tanong, saan mo hinahanap ang pag-asa mo? May nakikita na akong pag-asa, tumataas na ang sweldo. Sumisikat na ako. Na-promote na ako. Nakukuha ko na ang gusto ko. Napakagandang halimbawa ng kapitan sa ating ebanghelyo ngayon. Isang opisyales ang lumapit kay Kristo. Alam nyo ang ganda, lumapit siya kay Kristo. Ang kapitan, siya mismo ang nagsabi, ako meron akong tauhan, makapangyarihan din ako, sabi ng kapitan. Ako ay nasa ilalim din ng mga makapangyarihang tao. Pero saan hinanap ng kapitan ang pag-asa niya para sa kanyang alipin? Sa Panginoon. Lumapit siya sa Panginoon sapagkat alam ng kapitan, may hangganan ang kayang gawin ng kanyang mga boss. At may hangganan ang kung anumang kapangyarihang meron siya. Sa isa lamang niya hinanap ang pag-asa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Adbiyento, tinutulungan tayo nito na itama natin, ayusin natin ang pag-asa ng buhay natin. Wala sa pera mo, wala sa kapangyarihan mo, wala sa posisyon mo. Nasa Panginoon pa rin ang pag-asa ng buhay natin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, sa pagsisimula ng panahon ng Adbiyento, ipagdasal po natin na sana huwag tayong masilaw, huwag tayong masira, huwag tayong mapasama ng mga bagay sa mundong ito na inaakala nating magpapaginhawa at magliligtas sa atin. Ihanda natin ang ating sarili, hindi para hukuman at parusahan ng Panginoon, kundi para itama at iligtas ng Panginoon.